Ginawa nga ito ni LeBron James kay Stephen Curry sa gitna ng kanilang laban. Pero bago natin yan pag-usapan ay ito muna nga si Dillon Brooks, mga idol, na balita ni Shams Aranya. Well, yung nakaraan balita sa atin ni Shams na ito nga daw Memphis Grizzlies ay sinabihan na na itong si Dillon Brooks na free agent ngayon ay hindi na nga daw ibabalik sa Grizzlies pa under any circumstances. Ibig sabihin lang yan, simple explanation, kahit anong mangyari, hindi na babalik dito si Dillon Brooks. Yan ang naging mensahe ng team ng Memphis Grizzlies sa kanya na ayon dito kay Shams Aranya. Pero matapos ng isang araw, mga idol, ang agent mismo ni Dillon Brooks ay nag-tweet niya at sinabihan itong si Shams Aranya na ito nga daw si Shams ang leader ng pag-i-spread daw ng false news at pag-atake sa mga players. Well, sinasabi niya na ang tweet ay nga daw netri Shams about nga dito sa sinabi ng Grizzlies kay Brooks ay peke at hindi nga totoo. Fake news nga daw ang kanyang balita na ayaw na ng Grizzlies na ibalik itong si Dillon Brooks. And well, mga idol, hati nga ang opinion ng mga NBA fans patungkol nga dito sa nagsalitang agent ni Dillon Brooks. Dahil kasi mga idol, bago pa itong tweet ni Shams ay meron na ngang balita at report about dito kay Dillon Brooks na sinubukan na nga daw siyang i-trade ng Grizzlies. At hindi na nga inaasahan na si Brooks ay babalik pa dito sa team ng Memphis, at sa balita nga ni Shams sa kanyang report ay parang pinagtibay niya lang ito. So magulo nga no, mga idol, ang balita patungkol dito kay Dillon Brooks. Hindi natin alam kung gusto pa ba talaga siya ng Grizzlies or ayaw na. And I think the best way para malaman natin ang answer ay hintayin na lang natin ang free agency, ang summer, ang off-season, kung mababalik pa ba itong si Brooks or malilipat na nga ng ibang NBA team. Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin itong si LeBron James, mga idol, at ang ginawa niya nga kay Stephen Curry sa gitna ng laban. Well, nang pabalik na kasi itong ang si Stephen Curry sa bench sana netong ang team ng Warriors para mga pagpahinga, ay talagang sinundan pa siya neto ni LeBron. Panoorin natin to. And well, mga idol, akala nga ng mga Lakers fans, LeBron James is again playing mind games nga na naman daw. Psychological attack nga na naman daw ang ginagawa dito ni LeBron. Pero nilinaw yan ni Stephen Curry sa kanyang interview na nagbibiro lang daw sa kanya dyan si LeBron, na kung saan sinabi niya nga na dapat niya nga daw bantayan itong si Stephen Curry kahit nasaan siya, kahit siya'y nasa bench, dahil for sure kayang-kaya niya daw tumira from that range. So yun nga mga idol, ang pagbibiro lang pala neto ni LeBron dito nga kay Stephen Curry at sa Warriors. At ito nga ang Warriors, mga idol, pinagtripan ito rin si LeBron James bago ang laban. Alam naman na siguro ng lahat ang ginagawa ni LeBron James pregame, kung saan kumukuha nga siya ng powder and then ginagawa niya ang kanyang pregame ritual. And well, mga idol, bago nga ang game 1 ay ubos ang powder na kukunin sana ni LeBron kahit nagreklamo. Naghanap pa nga at naghintay pa ng bago para lamang magawa ni LeBron James yung kanyang pregame ritual. And well, mga idol, hindi ito nagustuhan ng mga Lakers fans. Petty move nga daw ito mula sa Golden State Warriors sa hadlangan pa daw si LeBron sa kanyang mga ginagawa pregame. Pero anyways, mga idol, abangan nga natin bukas ang game 2 matchup ng Lakers at ng Warriors alas 9 ng umaga dito sa atin sa Pilipinas.